sa pamamagitan ng mga replika na nasa ibang ibang simbahan at lalika dito. At sa bisagay tayo, namimintuyo sa ating mahal na Pontius Reno. Hindi namin ang mga tagalito sa Quiapo, ang mga Pilipinas at sa simbahan sa Panginoon, nagpapasalamat at tunay na na ngayon na yun ang pagkistahan ng mahal na Pontius na sarili sa pinapakanamin na Panginoon. Ituloy natin ang ibigin natin na isang paglalakbay. Katulad ng mga Israelita na naglalakbay, pinangkakatahapin ang daan-daan mo sa lupang pangako. Pero sa tagal ng kailang paglalakbay, maraming sa isang dalimit. Maraming namagod. Pagkita'y pinakinaan ng loob. Nasilang sa iyong pananampalataya. Dahil napakahaba ang kailang paglalakbay. Hanggang sa nakuwi sa pagkasala. At upang sa isang ang kailang kasamaan, ipinagalan ng Diyos ang pamahandang nahakas. Ngunit dahil sa sila rito, tumingin ng Diyos ni Moises. Pinupusan ng Diyos ni Moises ng Roma na isang ahas na yari sa aso upang kung sino mang matuklaw ng mapagandang na ahas nito. Pero siya na pagigulot sa aso ng ahas ay malilitas. Hindi ba ito ang kwento ng piling bayan ng Diyos? Pero tayo din ay naglalakbay sa ating kapanahunan. Hindi na si Moises ang kausap natin dito. Kundi pinamagin natin sa ating mahal na Pontius Reno ang palipasan sa kasalan natin siya ang magbibigay kaparanan upang matanggap ng Ama ang ating mga panalangin ang papatawarang ating hinihingi. Hindi naman pinakato ng ating Panginoon na mawawala ang mga kapamagal na akas. Kundi kaya rin ang mabagay sa aking lupa sa inaakit na kundi kaya rin ang malakas na ulos na aming sa kita ng kalagatan. Sa papanahonan natin, kami at kami ng mga bagay na ito, pili na nagpapalinap ng ating kalooban, pili na sinisira sa ating pananampalataya, nagpapalinip sa ating mga papagod, at nagbibigay sa ating ng matinding tao. Narito tayo sa harapan ng mga anak ko sa Sereno. Nakatulad ng mga Israelita, tumingin ang Diyos kay Moises ay naman ay humihingi ng tulong kay Jesus upang malampasan natin ang mga ulos na ito. Ang pamanalagang akas na lumalason sa lipunan natin ang mamamis na asong lupa na sumisira sa buhay o di kaya ito naman ang asong ulos sa kita ng karalitan na nagpapalina sa ating pananampalataya. Muli, habang tayo ay nangitulungod sa ating mahal ng Pontius Reno, marinig namin ang isang kalimungaw. Huwag kayong matakawa si Jesus. Hindi lang sa pamamagitan ng kansong ahas ay maligtas, kundi sa pamamagitan ng patong na krus, dahil naaway niyo pa rin ang iba kong pinakatawan, Jesus. Na mayroong labibong kamalanas sa lupa, alam-alam sa iyo, alam-alam sa ating lahat upang tayo ay maligtas. Hindi ba sapat sa ito upang tayo tumuyo ng pasalamat sa ating mga kamistahan ng mahal na Pontius Reno sa iyo? Hindi ba kamistahan sa pamamagitan ng pinanuhan na pagsinakas sa iyo ay maligtas? Kundi sa pinagawa ng pangakoy na Cruz, ang luna ay maligtas kundi ang katawan ni Kristus. At pinamagin ang mga kapatid, ang ibaratin sa Jesus, huwag kayong matatakot, lalo na sa mga susunod ng mga panahon. Alam natin na rin pa rin ang pandemya, nagdag pa rin ang karagaman, na rin pa rin ang maraming sumalanin, na rin pa rin ang kulis ng buhay, pero huwag kayong matakot si Jesus ito. Kaya pinamagin ang mga diboto, tandaan natin ang mga ilang elemento upang tayong tuloy-tuloy na makasunod kay Jesus. Una-una, habang tayo na relisyo,
na pangunod sa iyo sa nito. Ang diwang mo ay nagsusumamo kay Jesus. At kapag sinabi natin ang babanggulong ng Espanyol sa Jesus, siya ay nangyayalan ang talang na pangunod na natin sa Ama walang iba kundi si Jesus. Hindi magpansin na sinabi niya, ako ang daan, ang pagkakanan ng malay, walang makarating sa Ama kundi sa Ama. At ang sino sa ating lumalapit kay Jesus, pinipipit kay Jesus, kapag tumon sa pangunod na Diyos ni Jesus, pinapangin si Jesus ang pangunod na pagkakamalit. Salamat ang pangunod sa ating kasama, wala na nila. Kaya na si Jesus ang siyang nagpapag-inas. Ang bawat diwotoy na susumasawa kay Jesus. Yung mga walang mga nangyayari, doon natin ang tumulong.